So again, I will be sharing today. It's all about my message for today is called The Builders. Sige, buksan po natin sa Nehemiah chapter 2, verse 17 to 18. Then I said to them, "You see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. So come, let us rebuild the wall of Jerusalem." So nagsasalita po dito si Nehemiah, "and we will no longer be in disgrace." So verse 18, "I also told them that about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, 'Let us start rebuilding.' So they began this good work." Praise God. So sige po, sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama, Ikaw ay dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Oh Lord, You are a good Father. You are our Shepherd. You are our Builder. In everything that we do, Panginoon, ay pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa kalakasan na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa katapangan na hindi po kami natatakot sa COVID-19, Panginoon, because COVID-19 is already destroyed in the name of Jesus. Salamat po sa mga kapatid ko na naririto, Panginoon, na laging gustong sumampalataya po sa iyo, Panginoon. Lord, iba-iba naman po ang aming mga challenges na pinagdadaanan sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming katawan. But Lord, what we want to do is to praise You, is to honor You, and be thankful to everything that You do in our life, Panginoon. Alam po namin, aming Ama, na wala pong kapantay, Panginoon, ang pangako mo po sa amin na You will meet us in the cloud, Panginoon. Magamat malapit na po ang iyong pagbabalik, hindi po kami titigil, Panginoon, hanggat hindi po nakakakilala ang aming pamilya sa iyo, aming Ama. Hindi po kami titigil na ipahayag ang iyong mabuting balita. Na ang Panginoong Jesus ang dakilang tagapagligtas, na ang Panginoong Jesus ang dakilang manggagamot, na ang Panginoong Jesus ang siyang may kapangyarihan upang bumago ng puso ng mga tao. Lord, in these perilous times, many people is or on their distress moment, they are discouraged. They are so stressed in what they are seeing in the surroundings. But Lord, we are here to pray, Panginoon. Hindi kami titigil hanggat di po na napapahalaganap ang iyong mabuting balita dito sa bansang Pilipinas. Kaya aming Ama, ito po ang aming samot dalangin na may pananampalataya at na may paniniwala po sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! O sige po, ako yun ko. Punta na po kayo doon. Okay, praise God. Salamat po sa mga music team po natin. At muli, ngayon lang po ulit ako nakapag, actually I feel nervous earlier bago ako umakyat dito sa taas. Kasi alam niyo naman po, pag hindi niyo naman po ginagawa lagi yung bagay na yon, eh nakakakaba po talaga. Pero I believe, because of the anointing of the Holy Spirit, He will give us the strength, He will give us the courage to speak. Because hindi naman po ang salita ng Panginoon eh, para sa Panginoon. Ang salita po ng Panginoon is for us to digest the Word of God, you know, to edify us, to build us up, to encourage us. Amen po ba? Na tayo magpatuloy. Even though there are lots of challenges in our life, tayo po ay magpatuloy. At salamat po. Si Sister Rose po ba to? Praise God. So galing pong Hong Kong, press to press, si Sister Rose. Praise God. So, na-miss po namin kayo, Sister Rose. Lagi kong nakikita yung iyong mga video time na laging naka-live. Praise God. So, hallelujah. So, again, my preaching for today is called about the builders. Amen? So, it's not about the full character of being a father, but this one of the character of what God wants us to do is to become a builder. Not just of being a father, hindi lang ang tatay ang magiging builder. Magiging ang mga kababaihan, ang lahat ng bawat isa. We are a builder of our own na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ni Nehemiah dito sa prior to this verse, nagkaroon po ng, bigyan ko lang kayo ng konting history, nagkaroon po ng mga challenges in time ng mga Israelita because alam niyo naman, pag ang mga Israelita nung panahon dati, sobrang pasaway. Even though sila pinagpapala ng Panginoon, minsan ganyan din tayo eh. Di ba? Pinagpapala tayo ng Panginoon. Yes, maayos yung buhay natin. But there will come a time na malilimutan natin yung nagpapala po sa atin. We worship the blessing, but we do not worship the blessor. Amen? Amen?
We worship the resources, but we don't worship the source. Amen? Kaya nga po itong mga Israelita, sa sobrang pasaway po nila, hinihiyaan sila ng Panginoon na, so sige, ang kukulit nyo talaga. Pero dahil nga mahal na mahal po sila ng ating Panginoon, even though nag-scatter sila, sino nakapanood po dito ng Schindler's List? Sino nakapanood dito? Schindler's List. It's a good movie, so it's about the Jews and the Nazi, mga Holocaust. It's good. Nakakayak yung story na yun. Daming pinagpapatay ng mga Jew. So ganito po yung nangyayari sa mga Israelita. So yung time nung kay Nehemiah, ang hari po dito ay si King Artaxerxes the First. So they scattered everywhere. So ang nangyari, yung time na yon, ang pinakamaganda kasi, kinukuha ng mga hari, ng mga dumadayo sa kanila, sino yung mapapakinabangan. Sabi mo nga sa katabi mo, mapapakinabangan ka kaya, kapatid? Amen? So yun yung kinukuha. So yung mga hindi na mapapakinabangan ng mga Hudyo, pinapabayaan, nag-i-scatter na sila. Sila yung mga, hindi sila mapapakinabangan eh. But because of the, hindi na na-mention, but because of the good work ni Nehemiah, alam niyo po kung anong trabaho ni Nehemiah? Ito po kasi yung generation na parang OFW si Nehemiah. So nasa ibang bansa siya. Kinuha siya bilang isang cupbearer. Pag sinabing cupbearer, tagitikim ng alak. Amen? That's one of the very significant or napakatinding trabaho sa templo. Kasi kung ang mapapainom sa hari is may lason, mamamatay yung hari. At pag namatay yung hari, it will destroy all the nation. Amen? Kaya nga po, napakatindi ng trabaho ni Nehemiah. At dahil sa trabaho niya, kada siguro, baka mga tinitikman ni Nehemiah nung panahon niya, baka mga lambanog eh. Amen? Kasi hindi naman, wala pa naman na-invento ng mga mechanical nung araw eh. So anyway, ang tinitikman niya is mga masasarap na mga wine. So bago ipatikim sa hari, yung tinitikman niya muna. Pero dun time na yon, prior to that verse na magbibuild, ang purpose po ni Nehemiah is to build the wall. Bakit? Because ang nangyari po, during that time, because the scatters nga, nagkakaroon sila ng mga iba-iba mga isipan ng mga Israelita. Alam nyo kasi, pag iba-iba, kagilay nga sinasabi ni Pastor Ken, pag iba-iba ang pinapakinggan natin, iba-iba ang mga sinasamba natin, magkakahiwa-hiwalay tayo eh. There will be division. And division means, die means two. You have a two vision. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, i-relate natin sa pag-asawa, He wants of one vision. Amen? Sa pag-aasawa, one vision. Hindi pa pwedeng division. Hindi pa pwedeng, ito gusto ng babae, dito gusto ng lalaki. Hindi po pwedeng ganun. The man lead the family. Amen? And the purpose of the wife is to ask your husband, where are we going? What is our goal? What do you want us to do for the next 3 to 5 years? Amen? You don't discourage your husband. Kung may gustong, ba't ako napunta dito? You don't discourage your husband. Kung mayroong gustong ang asawa mo, na gusto niya magtayo ng negosyo or whatever he wants to do, you don't discourage him. Amen? You encourage your husband. You respect him. Amen? So, again, isang araw lang ha, mga kababayan. Don't disagree with me for today. Tomorrow, it's Mother's Day. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya I appreciate those men, even though they don't have work, but they are willing, they are willing to do some good work, ang paglilingkuran sa ating Panginoon, yung biro mo, may pag-drive lang kayo. Kaya katulad ni Brother Ryan, ginagamit sila ng Panginoon, may pag-drive yung mga mananalangin sa Prayer Mountain, palakpakan natin ating Panginoon. Matagumpay! Amen? Matagumpay ang ating pananalangin. Kaya sila Sister Imelda, sila Pastora Magda. And because lagi sinasabi po ni Bishop Greg, ang lagi backbone natin is prayer. Amen? Huwag na huwag po mawawaglit sa atin yung pananalangin. It's easy to say, mga kapatid. Lagi natin sinasabi, it's good, we need to pray. But it's hard to pray. Lalo-lalo na dumadaan tayo sa mga challenges. Nandun na yung tatamaring ka, alam yun? Nandun na yung pagkagising mo sa umaga. Siyempre, late ka na magising. Kung ang pasok mo 8 a.m., biro mo ha, work from home ka na nga lang, nalilate ka pa. Amen? Di ba? Amen? Work from home ka na nga, nalilate ka pa. Hindi ka pa nakakapaligo. Amen? But is it good? So, nasa na po ba ako kay Nehemiah? So, ayun po yung nangyari. So,
ang nangyari dito is, nung narinig ni Nehemiah yung story, pumunta yung mga, kasi nga, nasa OFW siya eh. Hindi siya makalis doon sa pinagsisilbihan niya yung hari. Prior to that verse, sabi nung isang kaibigan ni Nehemiah, oh no, kamusta ba? For example, ako si Nehemiah, oh, kamusta na yung ano natin? Kamusta yung Jerusalem? Kamusta na yung mga kababayan natin doon? Ganun ba tayo? Sa Rose, ganun ba mga OFW? Kinakamusta ba? Oh, kamusta yung pamilya natin dyan? Kamusta na nangyari? Ngayon, nangyari. Hindi po maganda balita. In my own paraphrase, hindi po maganda naman naging balita. Nasunog po yung wall ng Jerusalem. Without the wall, there will be an entry of the enemy. Amen? So possible na, what's the term for that? Na-invade and it's vulnerable. Pag sinabi yung vulnerable, ano Tagalog sa vulnerable? Masyado siyang madaling mapasok. Amen? It's a threat to the enemy. Siyempre, nandun yung mga arya-arya nila, nandun yung mga kababaihan nila, they will become a slave kung walang wall. Narinig na ngayon ni Nehemiah, nalungkot sa Nehemiah. Ganun ba tayo, mga kapatid, pag may mga chain challenges, kung ikaw ay may narinig na balita, yung pinsan mo na ganito, nangyari. Amen? Pag may nangyaring masakit sa pamilya natin, di ba nasasaktan din tayo? For what happened, lalo na dun sa dumadaan na nangyari sa pamilya nila, Brother Riel, and we're sorry to hear that, but we need to move on. It's very painful. Binun niyo po ha, kung ganong kamali ni Himaya yung kababayan niya. Kaya nga po, ako, I don't want to use the term idolize, pero I salute Bishop Greg how he, you know, yung gano'n siyang doon sa bayan ng Pilipinas, gano'n siyang lagi niya sinasabi, mayaman ang Pilipinas, yayaman ang Pilipinas, yayaman ang mga taga-biyaya ng Diyos. Amen? Gustong-gusto niya na ang mga Pilipino umangat tayo ng buhay. Hindi lagi ang mga dayuhan na namumuno sa atin. Amen po ba? Hindi pa pwedeng lagi mga dayuhan. Kaya nga si Bishop Greg, yung panalangin niya, kaya nga yung radio, yung 7,000, sabi ni Bishop, 7,607 island na pala ngayon. Dati, 107 lang. Dumadami mga island. Nawa, masaturate ang salita ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo yung mga nangyayaring balita ngayon. I don't want to have a debate, pero, di ba, na-invade na daw tayo ng China, na-invade na tayo ng kung sino-sino bansa. We need to step up. Not just physically, not just to become a rebellion, but through our prayer. Amen? Kaya nga, nung nabalitaan ni Maya to, ano ang unang ginawa niya? Nanalangin siya. Amen? Kaya nga sa mga buhay natin, bagamat napakahirap manalangin, Brad, nasabi mo lang yan kasi maganda yung napagdadaanan nyo. No. Even though napakahirap manalangin, manalangin pa rin tayo. That's the moment that the work of the Holy Spirit will move. Doon sa moment na tinatamad ka manalangin, manalangin ka. Diba? Sa Prayer Mountain? 4 hours yata kayo nanalangin doon eh. Naalala ko noon, may kwento yung miss ko, sama-sama sila sa prayer cell. Dahil nga 4 hours, ito, commercial lang, meron daw kumakanta na, whenever I see girls and... wala nang masabi eh. Pero ang pinakamaganda doon, meron kang intensyon na manalangin pa rin. Kahit wala ka nang masabi, kumanta ka na lang para sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay, diba? Kaya nga naalala ko, yung pangyayaring ito, no, sobrang habag na habag si Nehemiah. Kayo po ba, meron ba kayo pag-ibig sa Pilipinas? Amen? O gusto niyo na po, nagpaplano na ba kayo umalis ng Pilipinas? Amen? Kung aalis man kayo ng Pilipinas, huwag niyong kakalimutan ng ating bayan. Amen? So ito yung pinakamagandang kasing relation sa mga OFW. Ito, sa mga may OFW, it's hard. Kaya katulad nga si Pastor Ken, 1 month lang mawawala si Sister Cathy, di ba? Parang super hirap na hirap siya doon sa... Siguro kung ako, kung ang misis ko rin mag-iibang bansa or kung ano man ang gagawin niya, mawawala siya ng ilang buwan o ilang araw, mahirap. Di ba? Tatlo. Tapos, ako naman, hindi rin ako marunong magluto. So, pero salamat din po sa ating mga asawa, mga babaeng asawa, ayan na po ha, para sa inyo. Salamat din po sa inyong mga tulong na kami pinaglalaban nyo, pinagpa-plansya nyo. Amen? Okay? Okay, so happy na kayo? Praise God. So, nung nalaman ni Nehemiah yun, sabi ni Nehemiah, he wept. Sobrang lungkot na lungkot siya na ganun nangyayari sa
sa bayan nila sa Jerusalem. It's so hard na makita mo yung mga kababayan mo. Di ba po, makikita natin mga kababayan natin, mga nanlilimos. Ito, yung recent na balita, yung taga-Binyan, nawalan ng trabaho yung asawa niya, pinatay niya yung sarili niyang anak, sarili niyang asawa. It's so evil. We are in the perilous time, mga kapatid. It's not funny anymore. It's really serious. Kaya nga po, dapat tayo, magsama-sama tayo na lagi sa panalangin. Don't just come here in church just to pray for your own ambition. Amen? Just come here to pray one another. Pray for one another. Naalala ko yung kwento ni Brother Ariel, kundi daw dahil sa mga kapatiran natin na tumatawag sa kanila, specifically si Sir Aren, tsaka sila Pastora, at tsaka yung mga ibang kalalakihan na nag-a-approach sa kanila, malamang wala na sila sa Panginoon. Amen? It's because of our love with one another. It's because of our care with one another. Amen? Nagkakaroon ng buhos sa bawat isa. Kaya nga po, anong gusto ng Panginoon sa atin? Magmahalan tayo. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, tanong mo sa kanya, mahal mo ba ako, kapatid? Amen? Amen? Praise God. Kaya nga po, nung sinasabi ni Nehemiah to, nung time na to, hindi niyo muna kinukwento na meron siyang plano. Ano pinakamagandang ginawa ni Nehemiah? Nanalangin siya sa Panginoon. Nabigyan siya ng kalakasan. At kung magkakaroon, ito na, maon para perkiske, pag binasa natin matagal masyado. Nung sabi ni Nehemiah na ganun, sa panalangin niya, Panginoon, kung ako'y mabibigyan lang ng pabor ng hari, na ako'y makarating sa aking bayan, ito'y kalooban mo. Maon para praise. Kaya nga, nung nagkaroon siya ng time na yon, so, sabi siya sa hari, nagulat yung hari. Kasi ito yung first time, na biro mo, for example, ako si Nehemiah, nandito kay hari, nakaupo. Nagulat yung hari, bakit? Nalungkot ka. Sabi din sa scripture, this is the first time na nakita nung hari, si Nehemiah is nalulungkot. So parang ganito niya sa pagkatrabaho natin. Baka kasi araw-araw nagtatrabaho tayo, is malungkot tayo sa ginagawa natin. Amen? Kasi, amen? May mga ganun eh. Hindi ko gusto dito sa trabaho na to. Naku, napakasungit yung boss ko. Kaya ikaw, hindi ka na magtatrabaho na maayos. No, it's wrong. Pinapasweldo po tayo ng mga employer po natin. What do we need to do? We need to be happy. Kung wala ka pa dun sa dream business mo or whatever, you need to be happy on what you are doing right now. You need to be excellent on what you are doing. Kaya nga, biro niyo mo, kagandahan doon, napansin siya ng hari. Oh, bakit malungkot ka? So, ibig sabihin, kung yun lang yung one time na nakita ng hari na nalungkot si Nehemiah, for all those years prior dun sa nangyari yun, masaya siya sa kanyang paglilingkuran. Na kahit ako'y tagatikim ng alak, baka nga siya'y nalalasing nakakatikim ng alak, kakatikim lang, lasing nalalasing na siya, pero noong time na yan, lungkot na lungkot siya, sabi sa kanya nung hari, oh, ano nangyari sa'yo? May own paraphrase. Kasi po, yung bayan namin, nagkaroon po ng problema na nawasak po yung, nasunog yung wall. Ano mo sa tanong nung hari sa kanya? Oh, what is your request? Yan yung pinakamaganda, mga kapatid. Amen? Kaya nga pa kayo ay magkakaroon ng time or chance, natatanungin kayo, kung sino man, boss nyo or kung sino man, nalala ko, nagpunta kami sa Catanduanes because one of our client is sa governor ng Catanduanes, anak niya si Governor Kuwa, anak ni Governor Kuwa, si JR, nagbumisit kami sa Catanduanes. Tinanong kami, anong anak na may-ari? So, Harney, anong request nyo? Yan yung pinakamagandang tanong. Eh, sabi nga ni Pastor Ken, pag kayo ibe-bless, alisin nyo na yung police pride nyo. Ay, hindi po, okay na po kami ng ganito. Amen? Kasi, It's disrespectful eh, dun sa magbibigay sa inyo eh. I am offering eh. Pero hindi naman porket binigyan na kayo ng pagkakataon na you say what is your request. Alam mo, iabos ko rin naman natin. Amen? So hindi naman tayo ganun. So tinanong si Nehemiah, ano po yung request nyo? So dapat pag may mga ganyan tanong, ayan, nandiyan opportunity na yan, request. So sir, gusto po namin makapasyal dun po dun sa ano nyo eh, sa beach resort nyo eh. Okay, permission granted. Amen? Amen? So, ganun po yung nangyari kay Nehemiah. Sabi ni Nehemiah, King, ito kailangan namin eh. We want this mga kahoy, yung mga trees. Baka pwede mo akong bigyan ng ano, parang kiyupas. Sa mga lahat ng mga dadaanan namin, mga town, bigyan mo ako. Kasi nga, siya yung hari eh. So, meron siyang capacity, meron siyang power na kahit siya pumuntang ano, si Nehemiah, magdala siya ng mga resources. And once, that's one of the good thing na hindi na alam ni Nehemiah. Isipin niyo ha, kung titignan nyo, sa ating natural na kaisipan, Nehemiah is not a leader. He's only a cupbearer.
But because of the challenges he encountered, automatically naging leader siya eh. Amen? Kaya nga, it doesn't matter. Ikaw ba eh, naglilingkod lang, nagpupunas ka, hindi ka na leader? No. You are a leader on your own ministry. You are a leader on your own what you are doing right now. Mapa, naglilinis ka ng mapa, naghuhugas ka ng pinggan, nag-aayos ka ng mga camera, you are a leader on that specific task. Amen? Hindi po pag sinabing leader, ikaw ay may pinapamunuan. Yun kasi yung thinking natin eh. Hindi ako leader, wala mo na akong pinapamunuan. No. Being a leader is you are good on what you are doing. You have an excellent spirit on what you are doing. If you are doing encoding in a computer, ang trabaho mo, tag-encoder ka, you need to excel. Kung dati nagagawa, challenge yourself. Kung dati nagagawa mo 4 hours yung trabaho mo, gawin mo 2 hours. Amen? Amen? Kung dati yung trabaho mo eh, nagagawa mong ganito, dapat tinatamad ka pag ginagawa mo paulit-ulit. You need to discover something na mag-challenge sa isipan po natin. Amen? Kaya nga po, yun, automatically, isipin nyo ah, hindi naman ginagawa ni Nehemiah na maging ano siya, maging leader siya. Better siya eh. Pero nagkaroon siya ng desire sa puso niya. Sino nagbigay ng desire sa kanya? Ang ating Panginoon. It's not about Nehemiah. It's all about the goodness of God in the... Lagi yung tignan, ha? It's not about the character of the Bible. But God used that character so that He can show His goodness to His people. Kundi dahil sa Panginoon, hindi magkakaroon sa Nehemiah ng puso na mahalin niya at balikan niya ang kanyang bayan. Isipin niyo, sa dami-dami na pwedeng gamitin ng Panginoon, bakit si Nehemiah ginamit niya? And that's the revelation. Hindi man tayo galing sa mayayamang pamilya. Hindi ka man graduate ng kung anumang college, pero may pinapagawa sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang makakagawa. Amen? Iba-iba po tayo, mga kapatid. But God sees you. You just need to open your heart. Hindi pa pwede magkakasama lang tayo dito lagi. You need to go out. You need to find. Ano ba yung assignment natin sa ating Panginoon? That's what the builder is all about. The builder is not just, you know, you build the wall, but the book of Nehemiah is talk about not just building a wall physically, but you build your wall spiritually and continually you're focusing on the goodness of God. Amen? Kaya nga, ako po, even though ako, I appreciate those seniors, pero kapakan naman po natin ating Panginoon sa buhay ng ating mga seniors kahit, alam niyo, nahihirapan na silang umakyat, kahit nahihirapan na silang pumanik dito, nagko-commute, but I appreciate them. I admire the senior. Lagi nga sinasabi ni Pastor Ken, hindi pa pwedeng mawala ang senior dito sa simbahan natin. Because the elder will give us an advice, the godly advice. Kahit tayo mga kabataan, tayo may kalakasan, but we need to get advice from the elders. Amen? Kaya nga masaya kami pag nagkasama-sama ito sa mga key leaders, the workers, nagtutulungan, may mga naidadagdag na mga bagong workers, and thank God for it. Salamat po sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang isa kong pong parallel sa mga senior, naalala nyo po ba, sino po may alam dito nung sasakyan na Volkswagen, yung coaching ko ba? Alam nyo po ba, yung mga coaching mga luma, pag na-restore, mas mahal siyang value niya. And that's what the seniors are all about. Mas mahal po yung value niyo, mga kapatid. At dahil na-restore kayo ng Panginoon, because of the experiences na pinagdaanan nyo na hindi pa namin napagdadaanan, that is your value. Kaya nga hindi nyo pa pwedeng, there's no such thing as the word retirement, mga kapatid. But there's a word refinement. So meaning, yung mga ginagawa mo man dati na hindi mo pa nagagawa mga kalakasan, ng kalakasan mo noon, ito ginagawa mo, but now, senior ka na, wala na akong gagawin. No! You have something else need to do sa kakaharian ng ating Panginoon, lalo pa't nakakilala ka na. Hindi mo palang madidiscover ngayon. You know, Captain Sanders ba yun, may-ari ng KFC? Anong age siya na build niya yung KFC? 65, 70 years old? And what is your age right now? 50s? 40s? 60s? Amen? Kaya meron pa tayo hanggat may buhay. Lagi natin narinig. Habang may buhay, may pag-asa. Amen? Kaya nga po, balik tayo po sa story ni Nehemiah. Sabi ng gano'n ni Nehemiah, nung nalaman niya na kung gano'ng kadlaki ng damage
na ilalagay dun sa wall, na ibibuild dun sa wall, na estimate niya eh. Sabing ganoon ni Nehemiah, let us start rebuilding. So they began the good work. But during the rebuilding, ang pinakamahirap nun, when you're facing challenges, that is the time that you're thinking outside of the box. Amen? Kasi alam naman natin, sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, kahit kay Nehemiah eh, hindi po madali. Amen? Ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. For example, we will be buying a 1,000 square meter lot in a building. Ito, binigay kay Pastor Ken yung idea na, alam niyo po ba, excited ba kayo? Magkakaroon po tayo ng sariling building? Para palakpakan po natin, para hindi kayo excited ah. So parang ganito yung nangyayari. It's really impossible na mabuild yung wall. And there's a timeline. Kasi tinanong ng hari si Nehemiah, sige, ano kailangan mo? Okay lang ka babalik. So parang ganun. So sabi ni Nehemiah, kasi na-build yung wall within 52 days. Within 52 days, mabibuild nyo? At yung wall na yon, specifically yung mga gate, 12 gates, ang lawak. Paano mabibuild yun within 52 days? Andiyan na nga, may mga challenges na na-encounter si Nehemiah. Ano yung mga challenges? Challenges will reveal your leadership skills. Eh na nga, pagka may mga na-encounter kayo mga challenges, automatically, hindi mo man tingin sa sarili mo ay leader ka. For example, sa buhay natin, tayo, mga kalalakihan, pag moment, for example, nawalan ka ng trabaho, diba, katulad doon nangyari ang ano, napabalita nga ito sa Binyan, nawalan na siya ng trabaho, eh siguro, na-depress siya, eh baka mamaya, binubunga nga ang panu-asawa, wala na nga trabaho. Hindi ko na maalam, pero baka. Kaya nga, napakalaking factor na even though yung husband natin or yung wife natin, there's no work with one another, you need to encourage with one another. Amen? You need to appreciate what they are doing. Even though ikaw yung nagtatrabaho, even though babae ang katrabaho, lalaki man ang katrabaho, yung babae nasa bahay lang or yung lalaki nasa bahay, you need to encourage with one another. Amen? It doesn't matter kung sino kumikita sa inyo ng malaki. It doesn't matter. It's not about the money. But it's all about the goodness of God na binigyan ka ng trabaho ngayon. Amen? Kaya ngayon, di ba, ang daming mga challenges, yung na-depressed na yun, nag-victim siya, dahil wala siya sa Panginoon eh. Pero nung yung dito sa time ni Nehemiah, dahil nga lumalapit siya lagi sa ating Panginoon, and I appreciate everyone, na dahil, siguro hindi lang po kayo nagsasalita, but I believe God knows your heart. Even though yung healing natin, healing in our marriage, healing in our physical health, may battle tayo sa mga anak natin na lagi nagta-tablet, ayaw sumunod sa utos ng magulang. Amen? May mga ganun po tayong mga na-encounter ngayon eh. It's very, sabi nga ni Bernard, hayaan na lang natin ang mga bata. Kasi nga wala sila, hindi sila makalabas eh. Amen? Pero lalagyan pa rin natin ng time na sila eh makapanood pa rin ng ano, makapanood lagi ng tablet. Anyhow, challenges will also test your faith. Tama po ba? Kaya nga po sa mga challenges natin. Ito, preaching nila Brother King. Pag dumadaan tayo sa mga challenges, di ba, nung last Wednesday, they talk about the stand in faith. Sabi nga eh, napakadaling talagang sabihin ito. Challenges will test your faith. Pero, ang pinakamaganda doon, once it challenges you, you always ask God permission, Lord, what do you want to do? What do you want me to do? Minsan kasi kaya po tayo nahihirapan. Ito po, personally, yung mga nakakaraan, kaya po kasi tayo minsan nahihirapan because we do it on our own. And I read with one of the preachers said, if we work, God rests. But if we rest, God works. Amen? Kaya kailangan magpahinga tayo sa ating Panginoon. Regardless of how many hours na nag-overtime ka o gusto mong mapa-ano sa pamilya mo. Pero honestly, ang gusto ng anak, yung sabi nga ni Mamsi, ang gusto ng mga anak natin, oras natin eh. Amen? Minsan kasi kaya tayo malayo sa anak natin because we don't have time with our family, the bonding moment, alam mo yun, yung sabi nga ni Mamsi, yung bilo mo, mahaplos-haplos ka man lang kahit papano. It's good eh. And that's why many sons and daughters, even the wife. Ito, sa mga kalalakihan din. Alam nyo ba, minsan, kaya na hindi dinidilig ng Panginoon. Ito, favorite to ni Brother Ruben eh. Brother Dane, pakibuksan nyo natin sa 1 Peter chapter 3, verse 7. Buti na, isingit ko na. Pinalalas, thank you, Holy Spirit.
Kaya si tayo, mga kalalakihan, makinig po kayo dito, mga kalalakihan, ha? Kaya tayo hindi pinapakinggan ng ating Panginoon. It's because of our prayer, of our prayer life. Sige, buksan natin sa 1 Peter 3 verse 7. So abang inihintay po natin, kayo naman, you have your Bible on your own. Sabi po dito sa 1 Peter verse 3, chapter 3 verse 7, husbands, likewise, dwell with them. Ito, Tagalog. Gayun din naman, kayo mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Because the wife or the women are weak vessel. Ayan. So English, okay na doon sa Tagalog, Brad, para okay na. Para mas okay. Gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Amen? Husband, mga kalalakihan, katatayan, kaya minsan nahihinder yung mga panalangin natin. Because of what? Inaaway kasi natin ng ating mga asawa. Okay, mga wife, palakpakan naman natin ating Panginoon. Okay, so happy na ulit kayo, ano? Happy na ulit, happy. Pero ito po, paalala po sa ating mga kalalakihan, katatayan, wag po natin inaaway ng ating asawa. Kaya nga ako, pagka moment na inaaway ko asawa ko, pinapaalala sa akin ng Banal na Espiritu, naku, baka hindi dinigin yung panalangin ko kasi inaaway ko sa asawa ko. Amen? Amen? Kaya hindi dinigin mga panalangin natin, mga katatayan eh. Happy birthday, Brother Ruben to eh. Mapapatutuwa ko lang, Brother Ruben, ha? Kasi daw, okay lang ba, Brother Ruben? Mga nakakaraan, nung nagpe-fellowship kasi, we have a Tuesday Bible study sa bahay po nila Sister Early at ni Brother Ente. Palakpakan po natin ang Panginoon. Aside po sa yung mag-ama, si Brother Angelo, si Brother Ente, ang nagtayo po ng napakalaking kubo at very relaxing kubo at fine dining yung style ng ano po namin, nung table po namin. Every night, mga kapatid, napakasarap po ng kinakain po namin. Dahil masaya-masaya po yung mag-asawa. At salamat po sa Family Glory, maging kay Doc, Jonah, na supportive kala Brother Angelo. Anyway, ito po, nagpapatotoo si Brother Ruben, magamit ko lang ng patotoo. Yung mga nakakaraan daw, ito nga kasi, this real battle eh. Nung mga nakakaraan daw kasi, nag-away sila mag-asawa. So for 3 days, parang si Jonah to eh, nakakulong lang sa ano ng isda eh. So for 3 days, so nag-away sila. Ang kinakain, kaya naman ito si Brother Ruben, yung kinakain lang doon niya tinapay. Hindi niya kinakain yung pagkain ng luto ng asawa niya kasi nga magkaaway sila. So anyway, nung narinig niyo, kaya naman yun, napakahalaga ng fellowship eh. Nung narinig niyo yung mensahe na to, ay, bawal pala na ano, na hindi kami mag-aaway ng mag-asawa. Although nag-aaway, sorry for the term na hindi na mag-aaway. Nag-aaway tayo. Pero ang pinakamaganda nun, magbabati tayo later on. Diba? O parang sila Popsi, sila Mamsi. Hindi natin masabi. Kami ng misis ko. Nakakasigawan kami niyan. Sigawan ng pagmamahalan. Okay? Pero yun, ang napakaganda doon, nung narinig ni Brother Ruben, bigla siya nag-open. Brad, kaya pala siguro hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin ko. Kasi sabi dito sa 1 Peter 3:7, so that your prayers may be hindered. Na kailangan pala mas mahalin ko asawa ko. Amen. Sa marriage kasi ito, mga kabataan, lagi niyong pakinggan. Masarap yan eh. Alam niyo yan? Patwitams-twitams, honeybee, di ba? Sweetheart, baby. Eh, masaya yan. Sige. Boyfriend, girlfriend. Pero pag kayo mag-asawa at nasa isang bubong na, nandiyan nyo na makikita yung mga challenges. Kaya nga ako, ang pasalamat tayo, mayroon tayong mga elders nito na hanggang ngayon. Ilang mga years na? 50 years? 30 years of marriage? 40 years? At palakpakan po natin ating Panginoon dahil hindi pa rin kayo naghihiwalay. Amen? Kahit anuman ang mangyari, di kita iiwan. Mga pangako na pag may vows pa, kapon, numatend ako ng wedding ng Friday, talaga naman. Vows. O sige, baka pagka ano. De, pero, ang napakaganda kasi doon, meron ka ng partner. Ang asawa po natin, hindi po nating enemy. Kaya huwag nating i-quote na love your enemy. Hindi natin enemy ang ating asawa. No? Huwag natin i-quote sa ating asawa na, alam mo, nag-away kayo, i-quote mo, love your enemy. No.
he or she is not our enemy. They're our partner. Amen? Ang kaaway natin, si Satanas, na automatically, he already been defeated. Amen? Palakpakan po natin ang ating pang, wala nang magagawa si Satanas. Even though in our marriage, there challenging times. Kaya nga sabi kanina, ano sabi doon? Challenges. Challenges will test your faith. Next, you see if you quit. You see if you quit going after what you wanted. Minsan kasi yung binibigay sa atin ng ating Panginoon, I don't know. Maybe you're still discovering what do you want to do. You want to have a business. What, you want to become this. You want to become a pastor, or you want to be the leader of this kind of community. I don't know. But you see, if you quit going after what you wanted to do because of your first disappointment, then it was really not in your heart in the first place. Tama po ba? Kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pangarap, at even though dun sa pangarap na yon, mukhang may mga challenges, may mga bumps, may mga humps, at nag-quit ka agad, ibig sabihin, in the first place, hindi naman talaga yun ang pangarap na binigay sa'yo natin, Panginoon. Because in the time of Nehemiah, pwede siya mag-give up na eh. He can give up already. Because of the challenges, yung mga gumugulo sa kanya. Kaya nga ito, I have some struggles. Ano ba yung mga struggles natin na naranasan when we are trying to build something na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Number one, you will have your personal thoughts. So for example, meron kayong, let's say, because I mean the business, for example, dito sa mga gusto magnegosyo, minsan ang lagi mo inisip, what's my resources? Meron ba ako resources? Ano ang gagawin ko? Sino mga tao lalapitan ko? And that's what God is talking to Moses. Remember Moses? Nung si Moses ay gagamitin ng ating Panginoon sa burning bush, sabi sa kanya ng Panginoon, Moses, I will use you to flee my people to from Egypt. Nung sabi ng Moses, Lord, hindi ko po kaya. May own paraphrase. Ano po ang gagawin ko? Ako po ay bulol, hindi po ako makapagsalita. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Moses, what do you have in your hand? Amen? Minsan kasi, kung ano yung resources natin, hindi yun ang ginagamit natin. We are still looking after dun sa ibang resources. Ano yung wala ka? Yun yung inisip natin eh. Ano yung wala ka? Ano yung hindi mo kaya? Ano yung mga bagay na hindi mo kayang gawin? Pero sabi natin, Panginoon, what do you have in your hand? Amen? You can speak? You can drive? Hindi mo pwedeng sabihin ngayon, mga kapatid. Kaya nga, alam niyo po ba, sabi sa verse, Proverbs chapter 22, verse 2, rich and poor have this in common. Ano yung magpareha sa kanilang dalawa? The Lord is the maker of them all. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid, wala kasi akong pera eh. Ano kaya mong gawin? Amen? Kaya tinan nyo, yung mga nanghihingi sa kalsada, it's good. They are poor. Pero pag nakita mo naman, may kalakasan pa, di ba? Manalakas pa yung pangangatawa. Naalala niyo po ba isang story na may konting, kunwari, pilay pala? E yun, isasaksaking niya pa nga yung, hindi siya binigyan ng mga tao. Tapos pinapalis siya ng isang parang pulis doon, MMDA doon. Aba, biglang nakatakbo yung may saklay. Biglang meron pala siyang dalang kutsilo, sasaksaking pa yung MMDA. Kaya nga, alam niyo, here in this world, there are lots of deception. Marami pong mga kalakohan na mga ginagawa mga tao. Mga naaaning na. Kaya nga kailangan natin ng panalangin. At salamat sa Panginoon, wala isa dito na napaparaning na. Amen po ba? Wala isa dito na napapagod na. Wala isa dito na nawawala ng pag-asa. Amen po ba? Amen? So salamat sa Panginoon, wala isa dito sa biyaya ng Diyos na may isa na mga nanlilimos. Mayroon po ba dito na nanlilimos? Amen! Praise God! Nasabi ng Panginoon, rich and poor have this in common. Hindi po tayo mahirap, mga kapatid. Hindi palang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon yung para sa atin. Amen? Kaya nga tinan nyo, ito yung preaching namin last time. Imagine this, if God will give you 5 million pesos, for example, right now, at this very moment, if God will ask you, saan mo gagamitin yung 5 million? And you need to answer it in 5 seconds, anong gagawin mo? Amen? Because you're not prepared. Your heart is not prepared.
Nung nagkaroon ka ng 10,000, binili mo sa ganito, nalimutan mo mag-tithes. Nung nagkaroon ka ng 5,000, nanghihingi sa'yo yung family mo, hindi mo nabigyan. Amen? How can God bless you? Amen? Kaya nga po, remember, it's always for His glory. Lagi natin uunahin ang ating Panginoon. Kaya nga, salamat sa Diyos sa buhay ng nila Bishop Greg Durante at tinuturuan tayo magbigay. Because the other pastor, or kasi naman, I don't want to name drop it, pero they do not teach their congregation to give. That's why their life is so devastated. They don't know, alam niyo, meron sila ngayon, pero nung nakakaraan, wala na. But here in our church, salamat sa Panginoon, palakpakan natin yung Panginoon. Kakaunti man ang ibibigay mo, pero nagpapasalamat ka. Hindi man ganun kalaki na ibibigay mo. It's not about the cost. It's not about the how much you give. But it's all about the value of your heart. It's all about in your heart, mga kapatid. Kaya nga, di ba, nung nakita ng Panginoon, malaki yung binibigay ng mga ibang mga members doon sa isang tithes and offering, nakita niya, ang bigay ng isang balo. For example, in our own time, 2 piso lang. Anong sabi ng Panginoon? Yun ang kinululugdan ng ating Panginoon. Because He gave her in all of her savings, binigay niya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, it's not about how much we give. But eto naman yon, mga kapatid. If you earn 1,000 and you give 10 pesos, is it good? Tingin nyo ba? Kasi merong mga, sorry ha, maano ko lang, merong mga teaching na ganyan. Eh, gusto kasi ng, wala na mga tithes ngayon, gusto kasi ng Panginoon yun, cheerful giver. Ito nga yung pinag-uusapan namin sa, ano nun eh, sa men's fellowship eh. Cheerful giver. Pero ibig sabihin, kung may 10,000 ka, tapos bibigyan mo 10 pesos, tingin mo ba cheerful giver ka nun? Di ba? No, it's absurd. Sinabing absurd, it's a joke. Amen? It's hilarious. You have 10,000 in your pocket, pero you binigay mo 10 pesos. Hindi, sabi ng Panginoon, cheerful giver daw eh. It's not cheerful giver. Naihibang ka. Amen? Kaya nga may pamantayan eh. If you give 10% and you want to give above 10%, it's up to you. Hindi tayo nagpo-force dito. Pero mahalaga, sumusunod tayo. Because sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, you shall partake. Ano ba? Ano sabi doon? The least of the land? Ano sabi? The best of the land. Kaya nga, pag nakikita ko mga mukha nyo, you have the best land. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. You have the best. We need to aspire or we need to pray for the best. Kaya nga ako, yun yung natutunan ko rin kaya kala Pastor Ken. Kung tayo titira na lang, kung tayo gagawa, ibuhos natin yung pinaka-the best. Huwag yung padali-dali lang. Amen? And I believe it's progress. Hindi naman pumadalian. Kaya nga, we need to cultivate ano yung pinagkalob sa atin natin, Panginoon. So, yun. Again, number one, you will have a thought, personal thought. Ano ba yung, may resources ba tayo? Anong gagawin natin? Minsan ganyan tayo, masyado tayong matanong eh. Number two, you will have opposition. Amen? Minsan, sarili mong pang-asawa, sarili mong pamilya, mga magulang mo, nag-oppo sa gusto mo. Honey, parang tinatawag ako ng Diyos eh. Parang gusto kong mag-business ng ganito eh. Business ka, hindi ka nga marunong mag-ganyan. Amen? Or, sabi mo sa nanay mo, Nay, ma, parang gusto ko talaga ng ganitong course eh. Hindi talaga ako para sa engineering eh. Gusto ko talaga HRM. HRM, di ba, sa cooking yon? Huwag ka mag-engineer. Engineer ang mga tito mo. Engineer ang mga ano mo. Amen? Marami pong mga ganun. That's why, hindi po nailalabas kung ano talaga yung, that they don't reveal their true potential kasi may mga hinder. Amen? Kaya nga, minsan ang opposition mo, hindi lang mga kaibigan mo, yung mag-discourage siya, minsan sarili mong pamilya. And it's so hard. It's so hard kapag naranasan, ako talaga, gusto ko talaga ng ganitong pasukin itong ganitong negosyo. Eh, marami na nga nalugi dyan, papasukin mo pa yung ganyan negosyo. Ang engot-engot mo naman. Di ba? Amen? Kaya nga yung tao na di-discourage. What do we need to do? Kaya nga ang pinakabaganda dito sa mga nandito, pag may lumapit dito sa isa man sa atin, sasabihin nila, oh, sige brad, okay yan, pag-pray natin yan. Yun ang gandang banat. Alam mo, may nakita nga akong ganyan din eh. Pero, siguro, sa mga 10 mong kaibigan, mga isa, 2 lang maniniwala sa'yo. And for the rest of that, naalala niyo yung preaching ni Pastor Ken last time, yung about the, yung 12 spies,
Diba pinapunta yung 12 spies dun sa milk and honey na isang lugar, yung promise land ng ating Panginoon. Pero yung dalawa lang ang bumalik, si Joshua at saka si Caleb, sabing ganun yung dalawa, okay po, napakaganda talaga ng promise land. There's milk and honey, there's lots of good things, there's a fruit-bearing tree. Pero wala sila nabanggit kung may mga higante man. Pero yung sampo, maganda nga rin, pero hindi natin kaya eh. Maganda po yung building, Pastor Ken. Pero saan po tayo kukuha ng pera? Amen? We don't have resources. Amen? What if, one of these days, isa sa katabi mo, bigyan ng Panginoon ng bilyon-bilyon. Amen? Amen? Kaya kailangan, mahalin mo kapwa mo. Mahalin natin ang kapatiran natin. Because one of these days, kakailanganin mo yan. Amen? Amen? Kaya nga po, that's one good thing about being attached with the godly leaders, with your pastor. Minsan kasi lumalayo tayo eh. Akala kasi natin, puro spiritual eh. No! Tumatawa rin po kami. Tumatawa rin po. Minsan nga, mas maloko pa yung ganito eh. Mas maloko pa minsan si Brother Angelo eh. Kala nyo ano lang. Pero napakabait po ni Brother Angelo. Praise God. Amen. Akala natin, si Angelo, gaganto-ganto. Pero, yung puso niya. Alam niyo ba, suggestion niya? Ito nga, pag-usapan natin mamaya. Suggestion niya, nanggaling sa puso niya. What if ibalik natin yung children's ministry? Amen? Amen? Kahit online or whatever. Because, yung mga anak namin, ang kukulit na eh. Hindi na alam kung, dito, naglalaro dito, maya-maya, nagbabakbakan na. Hindi na alam ang gagawin eh. Kaya nga, alam niyo, pag may pangarap ang binilagay sa'yo ng Panginoon, isuggest niyo. Kung ito'y makakabuti sa ating ministeryo at sa pangkalahatan. Amen? And that's what good input ang gusto namin marinig po sa bawat isa. Naniniwala ko, marami po kayo. Marami kayo nasa puso nyo na kinikimkim nyo lang. Huwag nyo yung ano yan, huwag nyo yung tago yan. Kasi baka maiutot nyo yan, mabaho yan. Amen? Kaya kailangan sabihin nyo kung ano yung mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? So number three, some of your friends will leave you. Diba, sa mga darating na, minsan sa may mga pinapagawa sa iyo ang ating Panginoon, may mga pagkakataon na iiwanan ka ng pamilya mo, iiwanan ka ng mga kaibigan mo. This is what happened to Apostle Paul. Sino nakakakilala kay Demas? Hindi nyo na balikan, no? Okay, yun lang nyo lang maririnig to. Sino nakakilala kay Demas? Again, wala po. Bibigyan kayo ni Pastora Magda ng 500 pesos. Wala nakakakilala. Okay, this is what happened to Apostle Paul. So, ewan lang kung mapapakita ni Brother James, pero in Colossians chapter 4, verse 14, sabi dito, our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. So, ibig sabihin, kasama nila Pablo, si Demas. So, si Pablo, di ba si Pablo, lagi naglalayag, nagpipreach siya sa Rome, sa Thessalonians, sa Philippians, kasama niya to si Demas. Pero, dumating po sa time nung si Pablo is nakulong na at iba na yung mga nangyari sa kanya. Ano nangyari? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi po dito, for Demas has forsaken me. Amen? Demas has forsaken me. Bakit siya iniwan ni Demas? Having loved this present world and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia. Amen? In our moment, in our time, na kasakasama natin, may mga kasama tayo, pinagmamalaki, oh, dito tayo sa biyaya ng Diyos. Masaya dito. Talagang huwag natin kakalimutan ang biyaya ng Diyos. Pero nasa na sila ngayon? Amen? Pag may mga challenges sa dumadaan na, ayun, anong, tinan mo nangyari po kay Pablo. Napakasakit nito kay Pablo. Napakasakit po pag ang mismong kalapit mo na kaibigan is yung mismong hindi mo makakasama sa pangarap mo. Amen? Kasakasama mo, oh, partner tayo, partnership. Pero yung pala yung mangiiwan sa'yo. It's hard. It's hard. Ayan o, sabi dito ni Pablo, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa, iniibig niya ang sanlibutan ito. Amen? That's a challenge. Some of our friends, kaya nga ako kami, ito po, paalala sa mga nag-Jojo Beginnings class, no? Yes, there's alam nyo ba, may tinatawag na baby Christian. Yung baby Christian na yun, ito, it's based on the study. In the first few months, few years, lahat ng mga prayer mo granted. Ano yan eh? Kumbaga, sige, ano kita,
pagpapalain kita. But when it comes to the time na hindi na dinidinig yung prayer mo, feeling mo hindi dinidinig, nandun na, parang di ata ako mahal ng Panginoon na. Bakit nung mga una, dinidinig yung panalangin ko? It's because there's a baby Christian nga eh. Nagsisimula ka lang sa pananampalataya eh. Kaya automatically talaga, ikaw yung ibe-baby, di ba? Parang sa mga anak, ikaw yung bunso eh. Pero pag lumalaki-laki ka na, abay, tumulong-tulong ka naman na ano sa pamilya. Di ba? Parang ganun. So ganito po yung nangyayari sa mga baguhan po dito. Tinan niyo po yung nangyayari kay Demas. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Yun mo kasama nila Pablo, intak na intak sila. Tropang-tropa sila. Siguro tagahawak pa ng Biblia ni Pablo to. Pero ano nangyari? Kaya nga, may mga pagkakataon in your dream, in building your dream, in building of whatever God wants you to do, in building in your healing. For example, ikaw eh, nananalangin ka na, paggaling ka ng Panginoon, may magdi-discourage pa rin sa'yo. Magpa-hospital ka na nga kasi ang kulit-kulit mo eh, magpa-hospital ka na. Ikaw, nananalangin ka na, hindi, nananampalataya ako, napapagalingan ako ng ating Panginoon. Pero may mga kamag-anak ka. Naalala ko, mayroong isang story dito. Apatikram po natin. Sinundo namin sila. After nila ng prayer mountain, na magayong pa. Sabi ng mga kamag-anak niya, ipa-albularyo na kasi yan. Ba't kasi sumasama-sama pa dyan sa prayer mountain pa na yan eh. Amen? Minsan ganun eh. Pero it's a joke, pero it hurts. Baka akala nila na wala nangyayari doon sa mga ginagawa natin para nanalangin. Hindi nila alam. Kaya ba hindi ginugunaw ng Diyos tong mundo? Dahil merong ikaw, ikasama sa pananalangin. Ayaw natin na mawala tong mundo o mawala tayo na hindi natin kasama ang pamilya natin. Amen? It's good the end time preaching is good. Pero wag tayong papayag, mga kapatid, na matatapos na yung buhay po natin, na hindi natin maliligtas ang ating mga pamilya. Amen? Kaya nga po, magpakasaya sila na dapat maging masaya sila na hindi pa nililiglig ng Panginoon. Ito mga nangyayari sa atin, mga COVID-19 or whatever na mga disaster, it's only a peak. Wala pa po tayo. Although it's perilous time, pero mas matindi pa yung mga dating pag wala na po tayo dito. Amen? Sino po ba gustong mawala na dito? Papanalangin na po natin na kuhanin na ni Lord. Magkakasama po tayo, mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa. Palakpakan nga natin ating Panginoon para ma-pump up. Okay? And lastly, you will have lots of distractions. Sa paggagawa po natin, in building in our, regardless, on our ministry, building a business, you want to have your own, you know, leadership seminar, you will have lots of distraction. Kasi doon sa mga distraction na yan, dyan ka talaga mismo ipopokus ang Panginoon. Alam niyo ba nangyari kay ano dito kay Nehemiah? Si Sanballat at Tobias, lagi siyang dinadali. Narinig ko kasi mga preaching dati. Yung mga kaibigan ni Nehemiah, lagi inaasar si Nehemiah. Hindi naman pala yung mga kaibigan 'yon. Because si Sanballat at Tobias is Arab, mga Arabo. They are Gentiles. Hindi kaya nga alam niyo ngayon bakit galit na galit pa rin ng mga Palestinian sa Israel, 'di ba? Pinapalis sila ng itong mga Hudyo, pinapalis sa Israel ng mga Palestinian. Kasi sabi nila, pinapabayaan daw sila. I see in the internet, they don't know. Halos kalahati ng Middle East nasa mga Arabo na eh. Ito bahay na or lupa ng Hudyo, kukuhanin pa nila. Amen. Kaya we need to pray for the Israel. We need to pray for the Jews because without the Jews, hindi po babaling sa atin ang paningin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans chapter 11, wala tayo may pagmamalaki. Na porkit tayo, nakakaalam ng salita ng Panginoon, nakilala natin ang Panginoong Jesus, hindi natin pwedeng maipagmalaki yun. Na kailangan natin ipanalangin pa rin na makakilala rin sa Panginoon itong mga Hudyo. Kasi until now, they don't believe in Jesus eh. But in the prophecy, they will believe in Jesus. It will come to pass. That's why we need to pray for them. Amen? So how will you overcome challenges? Ito po, medyo matatapos na po ako. How will you overcome your challenges? So number one, again, kung gasgas na, kailangan magawa pa rin natin ito. We need to pray for vision and guidance. Sabi ni James 4 verse 3, when you ask, you do not receive because of what? You ask with wrong motives. Baka kasi may mga masamang motibo tayo eh. Sis, pag-pray mo naman ako, magkaroon ako ng sakyan. Kasi gusto ko makapunta sa mga iba-ibang lugar. Kasi lagi ako niloloko ng mga barkada namin. Ang pangit na ng sakyan ko eh. Baka yun yung motibo natin. Amen? Mayabang lang natin.
ah, please, pag-pray mo naman ako, ma-award na sa akin tong bidding na to para mabili ko na yung property na gusto ko. Yun yung mga nakakatakot na term eh. Sa akin kasi to. Akin. Gusto ko. Alam niyo yung it's all about me. Eh, ito po sabi, oh, ito, huwag niyong kakalimutan to. When you ask, you do not receive. Hindi tayo pinagkakalooban ng Panginoon because you ask with wrong motive. Mali yung motivasyon natin sa puso natin. That you may spend what you get on your pleasure. Gusto ko mabili yung property para kami, pupunta kami ng pamilya ko doon sa property na yon para kami lang nandun. Amen? What if ganito? Lord, pagpalain mo naman po ako para makapagbigay ako sa building po namin na bibilin. Namin. Gets nyo? We do not have to the, alam mo yun, hindi natin pwedeng ilagay natin sa sarili lang natin to. Hindi pa pwedeng ako, akin lang. You don't have to be selfish. Lord, bless me indeed, enlarge my territory para po makatulong ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Para po makapagbigay ako ng bahay sa mga walang bahay ng mga kapatiran ko. Para makapagbigay ako ng sasakyan sa mga kapatiran ko na sumusundo, na lagi nahihirapan ang mga seniors po namin. Pagpalain mo ako, Panginoon, para mabigyan ko sila ng sasakyan. Lord, pagpalain mo po kami para makapagbigay ako ng ambulance sa mismong munisipyo na hindi lang kami ang aasa sa gobyerno, ang gobyerno ang aasa sa simbahan. Amen? Panginoon, pagpalain mo naman po ako para mabigyan ko ng, magkaroon ako ng pwedeng may sponsor ng mga kabataan na hindi makapag-aral. Amen? That's what God wants us to do. Hindi pa pwedeng, Panginoon, pagpalain mo naman po negosyo ko para lumaki po savings ko. Amen? It's not good. Kailangan, we need to renewed yung ano po natin, yung vision natin na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Hindi pa pwedeng sa sarili lang po natin. Kailangan, dapat damay ang pamilya mo, ang mga kapatid mo sa pananampalataya, damay ang lingkod ng Diyos. Panginoon, ilang taon na ako hindi nakakapagbigay sa aming lingkod. Si Pastor Ken, sa Bishop Greg, bigyan mo naman po ako. Gusto kong makapagbigay po sa kanila. Yun yung mga desire. Panginoon, gusto ko pong makapagbigay na pampakit money ni Sister Cathy. Amen? Praise God. And suddenly, God will provide because of that kind of prayer. Amen? Balakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, Panginoon, Panginoon, pagpalain mo naman po ako, gusto ko po dito sa pinagtatrabahuhan ko, makakilala po sila sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon. Hindi ko po alam paano sila makakatanggap sa iyo, pero this is my desire. Hanggat ako hindi pa nagkakaroon ng sarili negosyo at nandito ako sa mga kasamahan ko sa trabaho, Lord, help me. What do I need to do? It needs to have a burden sa atin, mga kapatid. Kaya nga tinan nyo nangyari kay Nehemiah. Burden po sa kanya eh. Mabuild niya yung wall. Ano yung timeline nila? 7 months? 10 months? No. It's 52 days. 52 days is almost 1.5 months. Almost 2 months. 12 walls, 12 gates yung nabuild ni Nehemiah. Amen? So number 2, plan and put it into action. Minsan kasi magaling lang tayo magplano. Many are the plans in the man's heart, but the Lord purpose will still prevail. Kaya nga, maganda rin magplano. Lagi nang sinasabi, yes, you plan, it's good, pero yung purpose pa rin ng Panginoon yung masusunod po sa atin. Pero napakaganda nga rin magplano. Ang sabi naman ni James, faith without work is dead. O nga, plano ka ng plano. O gusto ko, mayroon akong timeline, ganito. Wala ka naman put into action. Parang ako, gusto kong mag-lose ng 10 kilos. Eh kung ako ay lagi kain ng kain, hindi mangyayari yun. Amen? Bakit ko gustong mamayat? Bakit gustong maayos yung katawan ko? Sabi nga ni Bishop, we need to be, aside spiritually healthy, we need to be physically healthy. Kasi kung ako ay ano, paano kung makakarga mga anak ko? Paano kung makakarga misis ko? Yung nagpapakarga yan eh. Pagka bababa sa ano, nahihirapan siyang bumaba. Kaya nagpapapayat na rin to eh. Praise God. Amen? Pero sabi ko naman sa kanya, huwag kang ma-pressure. Okay lang na ganyan yung, ano mo, yung katawan mo. I still love you. Amen? Mga katatay naman ngayon eh. Praise God. Next, we need to focus and renew the vows and the promises of our God. Kailangan natin focus on building an impact and renewed our vows to God. Kailangan natin maralaman, ito nga yung sinasabi ko kanina sa Proverbs 22. Kung ikaw ay parang ganito yan, mga kapatid. Pag sinabi kasing mahirap,
totally, wala ka ng pakinabang. Amen? Hindi pwedeng sabihing mahirap, yung nakatira sa ganitong lugar, yung talagang wala ka ng ganito. Pag sinabing mahirap kasi, ang sinasabi dito sa isang definition ng mahirap is, yun talagang wala ka ng pakinabang. Yung wala ka ng ultimo, kaya mo naman gawin, hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, TAMAD. Amen? Wala naman talagang mahirap dapat eh, kung lahat tayo magsisipag eh, at mananalangin eh. Amen? Kaya nga, tinan nyo ha, bakit nga yung mga mayayaman, sila yung nagiging mayaman? O, sige, tanggalin na natin yung mga ano, yung mga masasama yung ginagawa. Pero sige, doon tayo sa mga Christian na pinayaman ng Diyos. Ano yung sekreto nila? Pare-pares naman tayong 24 hours. Meron bang 48 hours? Wala naman siguro eh. Kasi ako, tanong ko ito, okay, nagsisimula sa pananampalataya. Panginoon, bakit naman ganun? Bakit nga sila ay pinamayaman? Pero ba't kami eh ganito? Ganito yung nangyayari sa amin. May mga utang kami, may mga ganito. Biglang narinig ko sa Panginoon, dahil hindi sila tamad. Amen? Kaya minsan kasi, alam niyo ba kung babasahin yung story ni Nehemiah, hindi po sila naawi sa mga bahay nila because they're focused on building the wall. Their focus, hindi sila pinag... Hindi, bukas na lang yan. Kasi, ano na eh, 5 p.m. na eh. Ganun ba tayo pag nag-work tayo? I remember last time nung kami po ay nagtatrabaho sa Ortigas. Because before we put up our own business, nagtatrabaho kami sa Ortigas. Ang pasok po namin, 6 a.m. to 3 p.m. Hindi kami nag-board. Every day, we wake up 3:30 a.m. Sasakay kami ng bus. Misa nga, yung pamasahin namin, nilalagay ko na sa ano. Kinausap ko na yung konduktor. Ko, kuya, ako naman eh, antok na antok. Nilalagay ko na dito yung pamasahin ko. Kuhanin mo na lang. Bahala ka na. So kasi kakilala na kami, lagi kami nasa dulo eh. So anyway, to make the story short, every day, pupunta kami doon sa Ortigas. So 3:30 a.m., gising na. Alam niyo, kasi nahuling umuwi, kami. But we do not ask for overtime pay. Why? Kasi we know na pag na-build namin yung business namin na ginagawa, gagawin din to ng mga tao namin. Alam niyo po, kinukwento kay Pastor Ken, ilang buwan ng mga nakakaraang walang sweldo yung mga tao namin. Pero sila, naiiyak ko. Kasi pag dumadaan ka sa mga challenges, diba, akala kasi natin, porket okay yung isang tao is okay na okay talaga. Pero, sorry, pag dumadaan ka sa mga challenges kasi, katulad nga nun, di ako naiiyak dahil may mga challenges. Naiiyak ako doon sa mga tao kasi. Kasi for all those 6 months na wala kaming sweldo, yung mga tao namin, sabi namin sa kanila, mag-resign na kayo. Kasi wala na kaming pampasweldo sa inyo eh. Ano sabi nila? Sir, sa inyo lang po namin nakita yung, ano, yung vision na tinuro niyo po sa amin. Kaya ako naiiyak, hindi po dahil sa problema. Naiiyak ako because of the people na nagtitiwala pa rin. Na nagtitiwala pa rin sila na kaya natin mabuild kung ano yung pinapagawa sa atin natin, Panginoon. Eh, ganun din eh. Misa may ma-appreciate nyo yung mga tao na, di ba? Misa nagpapasalamat tayo kala Pastor Ken, kahit kala Bishop. Biro mo, araw-araw nangangaral sila every day. How come na si Bishop magkakaroon pa ng strength 10 p.m. Maggagawain na naman at yung gawain na yun is live pa. Tapos gigising siya ng alas 3 ng umaga tas para makapag-live siya ng 6 a.m. Amen? And we need to appreciate those people. Na, tsaka dito, yung mga supporter. We appreciate you guys na kayo po ay laging handang tumulong, handang sumuporta. Alam nyo kasi, bilang namumuno kasi, napakahirap kasi pag walang sumusuporta eh. Not just sa pera-pera, but yung ano, alam nyo yun, yung spirit, yung naniniwala, yung magsabi ka lang na, okay, Pastor, kakayanin po natin yan. It's good. My brother, salamat. It's good na may makakasama tayo ng mga ganun mga tao. Amen? Kaya nga po, ang lagi namin inaano sa atin, mga kapatid, the moment na may magpatawag ng mga gawain, i-share natin. Yun lang naman po yung inaas po natin sa inyo. Eh. You share the gospel, you share the message, you like, diba? You share to your friends or family. Napakadali na nga po eh. Hindi na nga tayo kailangan magbahay-bahay eh. Pinapadali na po yung buhay po natin. So anyway, going to the story. Sorry ah, medyo naiyak lang ng konti. Konti lang naman. Inalala ko kasi, natutuwa na ako ngayon. Kasi pagbabalikan ko yung moment na yun, pero mo 6 months, wala ka sweldo, eh sino pa makakagawa nun dito?
Di ba? It's hard. Di natin pwede masabi na, lalo na't may asawa at anak ka, eh, paano gagawin mo? Pero nakakatawa sa kanila, nagkaroon sila ng ibang way na pagkakakitaan. Yung isa, nag-online selling. Yung isa, may mga part-time work. Kasi nga, ayan lang umalis sa amin. Hanggang ngayon nga, sabi namin, although may mga shaking pa rin, umalis na kayo, mag-apply na kayo sa iba. Amen? Kasi siguro, nakakita sila ng nakakaibang leader. Na, kasi nga, nung kami nagtatrabaho po noon, makakwento ko lang, yun, di ba, yung pinakamatagal no na uuwi kami pa, eh, Laguna pa kami uuwi, mga trabaho namin, doon lang sa vicinity. So, ang point ko dito, kung tayo po minsan ay mamamasukan, we need to have an excellent. Minsan, may mga moment na alam yun, hindi, 5 PM na eh, hindi ko nagagawin to, pero pinapatapos sa'yo ng boss mo. Diba? Minsan may mga times na, you don't ask for overtime pay. Kasi doon ka nga tinitignan eh. Naniniwala ko, what you saw is what you... Amen? For in good, where in doing, do, ano, Brad, paki ano nga, Galatians chapter 6, verse 9 yata. Ano sabi po doon sa Galatians chapter 6? Ito, salamat sa banal na Espiritu. Wala to sa message po natin. Galatians chapter 6, verse 9. Ano po dito sabi? And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we faint not. Or another translation, if we do not lose heart. Kaya mga kapatid, do not lose heart. Every time or every preaching naririnig ito, don't give up. Madali kasi sabihin yan eh, madaling. Pero pag kayo na yung dumadaan doon sa mga moment na yon, lalo na kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng pambayad sa ganito, kailangan mo ng provision, di ba? Kailangan mo ng promotion, kailangan mo ng, biro mo, sa, isipin nyo ha, yung testimony, Sister Rachel, ilan po kayo? 10 kayo? 10 kayong may COVID-19 na, di ba, nagka-COVID-19 yung 30 kayo. Siyempre, wedding. Out of 30, lahat sila positive. Si Sister Rachel lang hindi nag-positive. Diba? So, ganong kabuti ang ating Panginoon. Pero kung ikaw ay nag-give up na, Panginoon, di, baka ano talaga ako eh, baka positive ako eh. No. You stand in your faith. Yan ang sabi dito, let us not go weary for in doing good, for in due season we shall reap. Amen? Kaya ako, I appreciate din my wife for handling the women's ministry. Alam niyo ba, minsan kahit gabing-gabi, lagi niyang iniisip, ano kaya pwede natin magawa, dito, magawa ko pa dito sa women's ministry? She studied, she buy book, para maiba naman sa women's ministry. Eh, you need to appreciate your leader. And I believe naman na ina-appreciate niyo yung mga bawat leader. Eh, sila, Sister Grace, sa mga ushering po natin. We appreciate you guys dito sa production. Sila, Popsi, yung improvements po natin. Inahandle nila yung mga nag-new beginnings class. Napakarami po. Ito po yung nakagandahan na tinuturo lagi sa atin ni Pastor Ken. We need to be appreciative. Kung napakaliit lang yung binibigay sa atin, binigyan ka ng ganito, kahit candy pa man yan or whatever na binigay sa atin, or kung sino man. Alam nyo, minsan kasi masarap yung ganun eh. Uy, Brad, salamat sa ganito mo. Or, sis, ang ganda ng ganito, whatever, no? Di ba? Masarap yung ganun, minsan ina-appreciate ka eh. Amen? Kaya nga, ang kagandahan dito, yeah, going back to the story of Nehemiah, yung pagbibuild niya ng wall, nung natapos na yung wall, hindi pong maging madali yung mga nangyari po sa kanya. Diba, napag-aralan natin kanina, maraming mga distraction, maraming mga opposition. At kaka ito yung sasabihin ko po sa inyo. Yes, it's good to hear the blessing. It's good to preach the blessing. Pero may isang pangako rin ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 14 yata. Na hindi lang tayo hindi lang puro pagpapala yung mararanasan natin. Makakararanas din tayo ng mga tribulation. Pero ang sabi sa atin ng ating Panginoon, take heed, for I overcome the world. Amen? Kaya hindi pa pwedeng umasa lang tayo sa pagpapala. Kailangan, we need to expect meron din mga challenges sa buhay natin. Hindi pa pwedeng lagi answered prayer din. May mga times na hindi ka maririnig. Kala mo lang. Pero, naniniwala ko, hindi sa sabi doon, doesn't matter na porket hindi mo na-receive yung hinihingi mo sa Panginoon, God says no, no. He says wait. Kasi ginugroom tayo ng ating Panginoon eh. Piniprepare tayo for the larger things na gagawin sa atin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Amen? And lastly, you need to have a care on what you are doing. Yeah, next. You need to have a care on what you are doing. Pag sinabing care, buksan natin sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Pero, favorite to ni Pastora. Ang sabi po dito sa 1 Peter 5, 7.
Meron ka dyan, Brad? Cast all your cares to God. For He what? Cares. God cares for you. Alam niyo po ba ibig sabihin ng care? Di ba, sabi natin, iniingatan. But do you know, the word care has a meaningful pa doon sa iniingatan ka. Pag sinabi kang nagke-care sa'yo ang Panginoon, He anticipate the need. That's the meaning of caring. That's why, husband, if you care for your wife, you need to anticipate ano kailangan ng asawa natin. Amen? Regardless, nasa bus ba tayo, tayo nagtatrabaho, teka lang, parang wala yata silang pagkain ngayon doon ah. Hindi yata nila napatay yung ganito. Alam yun? You anticipate. Ganyan po nangyari sa ating Panginoon eh. Nagugulat kayo? Diba sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, bago mo palang ipanalangin, dininig na ng ating Panginoon yung ating mga panalangin. Amen? Kaya nga, once ginamit natin itong scripture na to, casting all your care upon Him, for He care for you, automatically, once He care, He anticipate the need. Pag sinabing anticipate, ang tagal ng anticipate, nalaman na ng Panginoon ano yung gusto natin gawin. Bago dumating, alam na ng Diyos na makikita niyo minsan, may mga moment na mabubundol ka na. Gugulat ka, maingatan ka ng Panginoon. Ako, kami po, sa mga may sasakyan dito, di ba, may mga moment na mabubunggo na ako, pero iningatan ka ng Panginoon. Di ba? That's caring. That's the meaning of caring. May mga moment na, due date na naman, si Judith. Papunta na si Judith. Pero automatically, puprovide ng Panginoon yung pangangailangan po natin. Amen? Automatically, yung pagpunta mo sa pag-uwi mo dito sa Pilipinas, ipinrovide na ng ating Panginoon. If you're galing from abroad, at kailangan mo ng mga panggastos, ipinrovide na ng Panginoon na ating mga pangangailangan. That's the meaning of caring. God anticipated every need. And that's why, if husband will care for the wife and for your children and for your family, you need to know how to anticipate. Kailangan ma-anticipate po natin na kailangan nila ng ganito. Mukhang si Mrs. kailangan yata ng, katulad ni Pastor Ken, bili mo naman ako ng bra, sabi ni Sir Cathy. Kailangan yata ni Mrs. ng bagong bra. Kailangan yata ni Mrs. ng bagong sapatos. Huwag mo nang tanongin, kailangan mo ba ng ganito? Anticipate mo na. Amen? Okay ba mga Mrs.? Yeah. Hindi nyo time ha, pero okay yung ano. Okay? So, 11 na rin ba? Music team, dito na kayo. In closing po natin, babasahin po natin sa Matthew 5 verse 17. Sabi po dito ng Panginoong Jesus. Bago ko po basahin to, naalala ko lang binalala ng Espiritu. Naalala niyo po ba yung moment na ang Panginoong Jesus is, di ba nagpakain siya ng libo-libo mga tao, 5,000 na tao. Marami naniniwala sa kanya eh. Di ba? Pag maraming mga miracles, maraming lumalapit sa ating Panginoong Jesus. Pero yung time na yun, nagpipreach siya, eat my body, eat my flesh, and drink my blood. Sabi ng gano'n ng mga tao, John chapter 6. Abay, loko-loko yata to. Pero mga disciple yun, ha? Sabi doon, maraming mga disciple ang Panginoong Jesus. Pero nung moment na yon, sabi ng Panginoong Jesus, sabi nila mga tao sa Panginoong Jesus, mukhang hindi na namin kaya yung ano mo, parang super ano ka na, super hyper faith ka na. Parang mga ganun eh. Taka lang, Pastor Kay, building? Parang nahihibang na yata tong pastor na to. Worth, magkano yun, Sister Rosel? 190 million? Di ba? Maraming ganun eh, hindi natin kaya. Pero sabi ng Panginoon, it's okay, you left me. Marami talagang mga moment na iiwan sa inyo, liliban sa atin, mag-iiwan sa atin. Pero sabi ng Panginoon doon sa mga natira, kala Pedro, okay pa Pedro, iiwan niyo pa ako? Sabi ganun nila Pedro, Panginoon, may own paraphrase. Bakit parang ka pa namin na iiwan? Eh sa'yo namin nakita buhay. Amen? Kaya in your Christian faith, in your journey, in your Christian life. Sabi dito ng Panginoong Jesus, think not that I am come to destroy the law. Hindi na pa rito ang Panginoong Jesus to destroy the law. But I have come to fulfill it. I am not come to destroy it, but to fulfill the law. Sa buhay natin, mga kapatid,
we cannot be perfect. Amen? Hindi natin kayang hindi makapagsinungaling, but it's wrong. Pero, minsan may mga pagkakataon, ano ba, sabihin mo, doon sa ninang hingin bata, wala akong pera, pero meron ka naman barya. O, di ba pagsisinungaling yun? O, parang ganito rin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako para dito para sirain yung ano, yung law. But I come here to fulfill it. Because wala talaga kahit isa sa atin makaka-fulfill ng law. You love your brothers and sisters in Christ, pero may mga pagkakataon, pagka nakakapagsalita ka pa rin na masama sa kapwa mo. Na-anticipate ang Panginoon yun eh. Kaya nga niya pinadala ang kanyang bugtong anak ni Jesus Cristo. Because you know, na-anticipate ng Panginoon, even though ma-destroy to ng kaaway, ma-destroy ni Satan to, automatically, I still have solution. Amen? And what is that permanent solution? He gave His Son, Jesus Christ. Once and for all. Ano sabi doon sa John 3:16? Na napakasarap basahin, paulit-ulit. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son. For those who believe it in Him will not perish but have an everlasting life. And that's the goodness of being a father. And that's what the builder is all about. You anticipate the need in everyone, each of us. Anticipate tayo ng ating Panginoon, ano man po ang mga pangangailangan natin, ano man ang mga gift or whatever gift or talents you have coming from the Lord, you need to use it for His glory. You need to use it for His namesake. Amen? Kaya kayo mga kabataan, nag-aaral pa kayo, yung kukuwanin yung kurso, you make sure na gagamitin nyo yun para sa ating Panginoon. Amen? At tayo, hindi dito ngayon, nagkakatipon-tipon. Always ask. You need to ask Him right now. Panginoon, ano po ba pinapagawa mo po sa akin? Ano po ba yung binigyan mo ko ng ganitong talent, binigyan mo ko ng ganitong gift? I don't know about you guys. Pero what I know is God will use your life for His glory and for His namesake. Amen? Kaya nga po, Life is like a marathon. It's not a sprint. Pag sinabing marathon, ang ibang buhay natin minsan, pag sinabing marathon, yung mahalay yung takbo. Eh minsan kasi gusto natin yung mga madalian eh. Kaya nga may mga kakilala ako, nai-scam sila eh. Bakit? Oh, ito, 50% profit within the next few days. No. There's no such thing as overnight success. Ito, lagi nyo itong naririnig. Pero pag may nag-offers po sa inyo, mga kapatid, o ito, mag-invest ka dito, 30% agad bukas, alisan nyo na yon. Automatically, matakot na kayo dun. Amen? Ngayon nga po, life is like a marathon. Minsan, alam mo yun, sa una, excited ka, di ba? Nalala ko noon, nag-fun run kami noon, 3 or 5 kilometers yata. Exercise ka, siyempre, nagte-training ka. Pag-gising mo na umaga, excited na excited ka, eto na, tumatakbo ka na. Minsan, mapapagod tayo eh. Diba? For the next 1 to 2 kilometers, takbo ka ng takbo. There have lots of pains in your joints. Kami noon, nagte-trail, eto si Brother Abbott, lagi ito tumatakbo nun. Diba? Minsan, ilang kilometers na tinatakbo, nakakapagod eh. Pero yung makita mo, may makita ka na ibang tao na tumatakbo pa, that is encouragement eh. So, ibig sabihin, makita ko sila Sister Rosil, dumadalo dito, sila Sister Rowena, yung mga kapatiran natin, mga katatayan na nandito. It's an encourage for us. Amen? Nandito para sila Sister Imelda, sila Pastora, bagamat nagkasakit siya ng mga nakakaraan, pero pinanggaling na natin Panginoon. Amen? And it's an encouragement for all of us. Makita natin ang mga kabataan nagpapagamit sa ating Panginoon. And that's an encouragement. Nandito ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya nga, we do not have to lose heart, mga kapatid. Ito po sabi dito, ito, pinakalas na, sorry. God, brother, pakiano nga yan. God doesn't want us to only become a seed and becoming a tree. He wants us to become a fruit-bearing tree. Amen? Marami kasi, maraming mga puno eh. Although, sige, sabi niyo sa akin, may silbi naman yung puno ah, di ba, nag-ahabong, it's good. Pero what I'm thinking about, what I'm saying about right now is the fruit. Kailangan meron tayong bunga. Hindi tayo pwedeng nilikhalan ng Diyos na tayo ay makakapagtapos ng pag-aaral, magtatrabaho, pupunta sa ibang bansa, may kita. But we forget our first love. Amen? Kaya nga iba yung preaching nila Bishop na nakakaraan, yung 7 churches.
the Church of Laodicea ba yun? Church of Ephesians, they forget the first love. At mga kapatid, mga kabataan, mga minamahal na mga katatayan, don't forget your first love. Amen? God loved us in the first place. That's why we need to love Him by loving others. Amen? Yun yung pinakamaganda dun eh. Lord, teach us to love You by loving others. Because we cannot say we love God, but we hate our brothers and sisters. Kahit mismo sarili nating asawa, sarili nating pamilya, mga anak po natin, nagkakaroon tayo ng mga challenges, relationship with them. Kaya nga, ang pinakamaganda natin is, wala talaga eh. Kailangan manalangin. May mga times talaga na hindi natin masagot. Pero dahil sa pananalangin mo, sasagutin na tayo ng ating Panginoon dahil sa Biblia. Amen? His words is written in this book. It's not an ordinary book. Hindi to book lang na ano yung pagkabasa mo na is, yo, okay na, natapos na to eh. Parang pocket book, di ba? Nauso nung araw yun, pocket book eh. Pero this one is the Word of God. Na nandito lahat ng ating mga pangangailangan. May problema tayo sa ating mga pamilya, relationship sa ating mga anak, sa ating mga minamahal, relationship kung kanino man, provision, or plans, or dreams. It's written in the Word of God. Amen? Kaya nga po, sige po, tayo po lahat ay manalangin. O dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po muli sa iyong salita. Thank you for teaching your word to use the life of Nehemiah to rebuild the wall. It's not only about the physical wall, Panginoon, and it's the wall of spiritually, physically. Natulungan mo kami, Panginoon, hindi kami mapasok ng kung sino mang kaaway, kung sino mang oposisyon sa mga pinapagawa mo po sa amin. Lord, it's hard for us to live in this life without knowing our purpose. It's hard to live, Panginoon, this life without knowing You. Kaya aming Ama, tulungan mo po kami na magamit mo in these last days sa mga tao na ipagkakaloob mo po sa amin to teach them about Your Word, so that they may see Your goodness in our life. Lord, again, teach us how to love You by loving others. Panginoon, tulungan mo kami magmahal. Mahalin po namin Ikaw. Mahalin po namin ang aming mga asawa, aming mga anak, ang aming mga pamilya at mga kaibigan. Na hindi porkit nakakilala po kami sa iyo, lalayo kami sa aming mga kaibigan. Bagamat iba ang mga kanilang mga ginagawa. But Lord, teach us and give us an opportunity so that they may know the gospel. That Jesus is Lord and Jesus is our Savior. And Lord, I pray for our brothers and sisters in Christ. Now we have one thing in common. We have a common denominator. We all have challenges, Panginoon. Iba-iba man po ang aming mga pinagdadaanan ng aming Ama. Dalangin po namin na hindi mo tanggalin po ang mga challenges sa buhay namin. Hindi po namin pinapanalangin na ialis mo ang mga pagsubok sa buhay po namin. But in our challenges, in our tribulation, samahan mo po kami, Panginoon. Dahil di po namin kaya mabuhay kung hindi ka po namin kasama. Kaya aming Ama, I know that You will fight our battle. Just help us to fight the good fight of faith. And Lord, we are praying to have the next level of this church to buy that building, Panginoon. This will be remarkable and legacy of the biyaya ng Diyos Revival Church. Aming Ama, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang aming mga kapatid sa pananampalataya, ang aming Ama sa pananampalataya, nabigyan mo po sila ng kalakasan, maging na hindi naman po namin pinapakita sa amin na ang iyong mga lingkod sa pangunguna nila Bishop Greg Durante, the Pastor Ken, Pastor Dexter, Pastor John, sila Pastor Rodel, Pastor Magda, hindi man po nila sinasabi. Pero dahil sa banal na Espiritu to, sinisiwalat po sa amin na sila may mga pangangailangan din. Kaya aming Ama, in this day, is a Father's Day, but every day is Father's Day. Because it's Your goodness. It's because of Your faithfulness. It's because of Your remarkable love to us na hindi po namin dapat malimutan.
ikaw ang aming tatay noon ngayon at magpakailanman. Kahit kung ikaw ang aming tatay, Panginoon, kung mayaman ang aming tatay, mayaman din kami. Kung ang tatay namin ay hindi nagkakasakit, hindi rin kami magkakasakit. Kung aming tatay ay may pangarap din kami. Kaya, Panginoon, pangarap mo na maligtas ang bawat isa. Kaya ito rin ang aming pangarap. Dagitin mo ang bawat isa. Maging aming mga pamilya, Panginoon. Dinudulog po namin sa iyo ito. Wala pong maiwan po sa aming pamilya. At tulungan mo kami, Lord, to have an impact to them. Panginoon, payamanin mo kami hindi lang para ipagmalaki na kami po ay maraming pera. But Lord, payamanin mo kami to have an impact with our family. Because if we know, kung kami na po magbibigay mismo sa kanila ng pera, Panginoon, maniniwala sila na kami po yung mga anak mo. It's not about money, Panginoon. But it's all about your faithfulness. Help us to have an influence. Gaya ni Joseph de Arimathea. Kung si Joseph de Arimathea, hindi siya mayaman, hindi ka maililibing, Panginoong Jesus, sa pinakamagandang libingan. But because you provide the money for them, for Joseph, inilagay ka sa pinakamagandang libingan. And you rose up again. You give us the Holy Spirit. The Holy Spirit will teach us, will comfort us, and will help us in every time that we need. Kaya Panginoon, muli, maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri pa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige po, itas niyo po ang inyo po mga kamay. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo po tayo. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tanggapin niyo ang benediksyon ng ating pong Panginoon. Oh, Lord God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, oh God, iginagawad ko po, oh Diyos, ang inyong basbas at kapangyarihan na maranasan ang inyong mga anak na naririto dakilang Ama. Maging, oh Diyos, ang lahat po nanonood po, Panginoon, Lord God, sa Facebook. Dalangin ko po, Panginoon, sila po ipagpalain mo po't ingatan. Maranasan po nila ang pagsama ng iyong maamong mukha, Panginoon. Ang iyong habag, proteksyon, dakilang Ama, ang iyong gabay sa bawat isa sa kanila. At maranasan po nila sa kalapuntahan ng iyong kapayapaan na dadaloy sa bawat sambahayan. At ang pagkapalang rumaragasa na tulad ng isang bahay dadaloy sa kalapun sambahayan. Kaya Lord, salamat po Panginoon at sa aming pong paghiwa-hiwalay. Dalangin po namin Panginoon ang iyong pong iba yung pagsama hanggang sa kalapuntahanan. Sa iyo pong lahat namin maingat ay binabalik po ang mataas na papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati. Sa iyo po lamang Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, ito po ang aming samot na langin. Tapos na po ang gawain. Amen and amen. You move.